Sipin mo, napakaganda, napaka-organized ng bansang Taiwan, tapos babasakin lang ng China. Babayad tayo ng tickets. Ang init! Solar potlucks. Chow pan. Yaman. Ito mga tolo, ayan, napakaganda ng ano ng Bulaklak. Ito mga bago pa to eh. Mahalaga pa lang meron kang mga ganito. Basta anong klaseng tumbler pag bumibiyahe ka, lalo na sa panahon ngayon, sobrang init na. Kaya mabilis tayong mauhaw. So kailangan nagbabaon tayo ng mga ganito. So panibagong biyahe tayo, panibagong gala tayo mga tol. Ito yung pupuntahan natin. So dadaan tayo ng ito yung Thousand Buddha. So kabila sa kaliwa tayo dadaan. So malapit lang, almost 57 minutes, 43 kilometers. Gaya na tayo. Pupunta tayo ng Mainong District, Kaohsiung. Isa rin to sa mga nag-trending nung nakaraan, na hanggang ngayon marami pa rin daw bulaklak yung mga halaman doon. So syempre, dahil day off natin, wala naman tayong ibang gagawin kundi gagala, di ba? So ayan, at kasama natin si paring Batang ngayon. Mainit na, Brad, no? Oo. Init na talaga. Sarap na ito, mag-falls, waterfalls, yan. Sa mga susunod na araw, eh talagang babiyahe tayo dyan. Papalamig tayo, magsuswimming tayo sa mga waterfalls na meron dito sa Taiwan. Kung naalala nyo mga tol, nung nag-uumpisa tayo mag-vlog, ayan, no? Ito kasama sa nabablog natin dati, ito, dinadaanan natin ito, ayan, no? Ito yung dating dorm namin. Ayan, no? Dorm. Ayan, tapos yung mga dormitory ng mga kasama natin sa trabaho, eto, ayan yung dorm nila, ng mga ladies dorm natin. At ayun, si Rose Ann. Eto yung dorm ng mga ase, yung mga kababayan natin, no? Ito yung ase dorm mga tol, napakalaki nyan. 4,000 Filipino workers ang meron dito sa ase dorm na to. Puro mga babae. So ayun na nga mga tol, habang nagbibiyahe tayo, pag-usapan lang natin ang kaganapan dito sa Taiwan, no? Ang tensyon ng Taiwan at China, no? Na anytime na posibleng mangyari. Siyempre nakakapangamba mga tol, no? Sayang, sayang, napakaganda ng Taiwan. Sobrang organized ng bansa na to. Di natin talaga alam kung bakit talaga pinipilit ng China na sakupin yung Taiwan, eh bakit hindi na lang niya hayaan na mamuhay, na mapayapa ang mga Taiwanese, no? Isa sa mga kadahilanan ito mga tol kung bakit humina din ang ekonomiya ng Taiwan, na naapektuhan yung mga overtime ng mga kababayan nating OFW dito sa Taiwan. Nagigpit ang China pagdating sa mga produkto na dinideliver ng Taiwan patungong China, no? Ang nangyari mga tol, nabawasan yung mga overtime natin, lalo na pagdating sa mga electronics sa China. Communist country mga yan, katulad ng North Korea, yan. Hindi katulad ng Amerika, siguro sa isa sa kadahilanan din na naging makapangyarihan ng Amerika ay dahil siguro pinagkaloob ng Panginoon yun para hindi tayo sakupin ng mga komunistang bansa, no? Tulad ng China, na gusto rin masakop ang Pilipinas. Gusto makuha ang West Philippine Sea. Kapag nakuha na ang West Philippine Sea mga tol, ay Diyos ko po, unti-unti na niya makukuha talaga ang buong Pilipinas. Dahil wala tayong kapangyarihan mga tol na magipaglaban sa mga Chinese kung wala ang Amerika, no? Amerika lang talaga yung pinakapag-asa natin na pwedeng sumuporta sa atin. Grabe, kaya kailangan talaga panalangin tayo. Uy, kabilang way na to.
ano man yung oras na meron tayo ngayon, mga tol, enjoy na lang natin. Maglakbay na lang tayo kasama ng ating Panginoon. I-enjoy na lang natin ang binigay niyang buhay sa atin. Hanggat meron pa tayong pagkakataon, kaya gumala na lang tayo. At nang maging masaya pa ang oras na meron tayo dito sa mundong ibabaw. Enjoy the life and good luck sa atin lahat. Akyat na tayo dito sa tulay, mga tol. Dahil malapit na tayo sa ating pupuntahan. Woo! Ganda dito, oh. Ayan. Sipin mo, napakaganda, napaka-organized ng bansang Taiwan, tapos babusakin lang ng China. Sayang, no? Para ka nasa expressway. Sarap mag-ride dito sa Taiwan. How's your experience? Babaga lang. Malaking lugar. Saluyot. Saluyot? Ay, kamas nga yan. Di naman saluyot yun. Di nga uso dito yung saluyot, eh. So ayun, mga tol, malapit na lang tayo. Yung mga gustong malaman kung saan itong lugar na to, lalagay ko sa description ng location para malaman nyo rin yung address niya at hindi na kayo maligaw kung sakali man, no. Ang init! Napakaganda ng tanawin, no. Uy, bundok, oh. Ayun! Eto na. Tawagin ko lang si ano. Jo! Eto na kaya kining paypay. Kining manman ng atibig. Lampas na bini simbahan. Ah, diretso pagindala, nalikay lulub kayo na eh. Awa, yapin na. So ayan, mga tol, nandito na tayo. Ang init. Shoutout sa mga pumunta dito na dumaan dun sa maraming truck. Buti na lang din natin nadaanan yung mga kababayan natin, naligaw sila. Iba yung nadaanan nila, so puro putek yung naabutan nila. Dito daw ay may entrance na binabayaran. So, 200 daw yata. Magbabayad tayo ng tickets. Alas 10 hanggang alas 5. Ayan, oh. Ah, may mga souvenir pa, oh. Sanggalyopay. Ito, para pagkain natin to, diba? So, meron tayong voucher. Pwedeng pambili ng pagkain. Magbabayad tayo ng 200. Yung 100 for entrance, tapos yung 100 para sa pwede nating bilhin na pagkain dito sa loob ng pinuntahan nating lugar na to. Ayan, mga tol, napakaraming orchids na makikita. Ayan, hindi natin alam kung hanggang kailan yung mga bulaklak na to, pero ang daming mga bulaklak, oh. Ayan, diba? So napakaganda ng lugar. Ayan, oh. Puro mga kulay pink yung mga dahon, diba? Yung mga bulaklak, sobrang daming bulaklak na mga puno. Tapos bawat bulaklak, ay bawat puno may mga orchids na magaganda. Yun. Ang init, mga tol. Panghaling tapat ang sakto natin pagpunta dito, kaya sobrang init. Grabe. Ay, yung mga orchids, oh. Ang ganda ng mga orchids. Okay. Bawat puro may mga orchids. Ganda, no? Parang dito tayo sa kakain. Yan na tayo kain natin. Tara, dito tayo mamaya natin kakain. Ganda ng environment. Kulay pink ang paligid. Grabe, oh, solar, oh. Solar for lights. Ito yung mga kainan siguro. Noodle, rice, tea, rice, okay. Sound. Thank you. Ito yung 100, mga tolo. Ayan lang siya. Chow pan. Sarap ba? Sarap siya.
May pork, egg, doon ang asa din. Manyaman. Tapos meron din silang libreng tubig, mga tol. Alright, tapos na kami kumain. Ayan. Palawak din pala, no? Sakto, pagkatapos mo kumain, maggalagala ka dito para bumaba yung kinain. Ang daming mga halaman na ganyan, no? So, ayan, at gagala-gala muna kami dito at magpipicture-picture. Santo. Kasi ang pahirapan, makuhanan mo lang ng magandang picture yung kaibigan mo. Pumupustura talaga, oh. Ayan, mga tol, iba talaga kapag meron kang DSLR, mas maganda talaga yung mga picture na makukuha mo. Buti na lang kasama natin yung dalawang to. At meron tayong makukuha magandang remembrance. Dami niyang bulaklak, oh. Diba kulay pink dapat talaga yan? Naging kulay puti na kasi nalalanta na, no? Mas marami pala dun, oh. So, banda doon, medyo kulay pink pa yung mga bulaklak. Kaya bago pa, ibig sabihin. Dito medyo may pagkaputi-puti na. Ibig sabihin yan, medyo luma na yung mga bulaklak. Malalagas na. Kumbaga, palanta na yung iba. Taglagas. Taglagas na kasi. Ito, mga bago pa to, eh. Ayan, oh. Medyo mas kulay pink pa. Para mas maganda mag-picture dito, no? Sa lahat ng mga gustong pumunta dito, ayan. Check nyo lang sa description yung location ng lugar na to at mapupuntahan nyo na sigurado. Ito yung mga magagandang tent, no? Ayan, no? Ibig sabihin, ang lugar pala na to ay campsite. Camping site pala to. Ayan, no? May mga tent na pwede kayang mag-arkila para magamit. Siguro maganda yan pag gabi, no? Maganda kung marami kayong magkakaibigan, pwede kayong mag-tent dito. Kaso tingin ko medyo may kamahalan dito. Ito yung mga orchids, iba't ibang klaseng orchids, ayan, no. Nanay ko, favoritong halaman ng nanay ko rin ay ang mga orchids na ganito, ayan, no. Ganda ng lugar, oh. Siguro maganda dito kung gabi. Kasi mas makikita mo rin yung ano, yung liwanag ng paligid pag gabi. Gawa ng mga may mga ilaw, oh. Ayan. Nakaka-amaze, mga tol, ang lugar nito. Tapos ang dami mga bulaklak na makikita. Dito sa Taiwan talaga, masasabi mo na puro matatanda yung mga madalas gumala. Yung bang alam mo yung parang hindi na silang nagtatrabaho, na nagpapakasarap na lang sila sa buhay. Bihira yung mga kabataan. Mga kabataan dito sa Taiwan, madalas makikita mo sila sa mga city. Dahil nandun sila sa city, nagtatrabaho. Pinapaganda talaga nila yung mga lugar nila dito. Tapos ang mura pa ng ano, ang mura pa ng expenses, yung tulad ngayon, eh, gasos lang namin, magkarga lang, tapos yung entrance lang na 200, ayun, gasolina dito, mura lang din naman, eh. Kaya, kung nandito ka sa Taiwan, tapos mahilig ka sa galaan, kailangan talaga meron kang service, katulad ng motor, yan. Mas mapupuntahan mo yung mga magagandang lugar, ma-enjoy mo yung bawat day off mo. So, ako naman, eh, mas gusto ko yung nakakapag-explore ako, mas gusto ko yung na-enjoy ko yung bawat oras ko. Yun ako, napapansin nyo sa mga bawat vlog natin, eh, puro gala. Kasi masaya naman talaga pag gumagala ka, nakakatanggal ng stress, ayan. Ano pare, nag-enjoy ka? Oo. Pero? Kaso, madami akong linisin sapatos mamaya, o, tingnan mo. So, ayun, nag-picture-picture lang kami dito at kukuha lang ako ng mga konting montage. Akala nyo ba, vlogger lang ako? Photographer din ako, tingnan nyo, mga tol. Thank you.
So ayun mga tol, sulit na sulit ang pagpapasyal namin dito. Ayan, at pa-uwi na kami. Basta pagpunta nyo dito, dadaanan nyo sigurado itong parang isang templo. Ayan o, oh. Ayan yung templo, tandaan nyo yan mga tol. Ayan. Tapos diretso lang kayo. Hanap lang kami nito ng ano, ng malapit na 7-11. Masarap, ice cream, no? Ice cream. Ang dami, oh. Sobrang init, mga tol. Sarap mag-ice cream. Ice cream. Sinipig. Ganda ng mga halaman, oh.